Kasunod ng mas agresibong pangaharas ng China sa Ayungin, nanawagan na ang isang komite sa Senado sa Pangulo na i-convene ang National Security Council. Kabilang sa gustong matukoy ay kung sapat ang dahas ng China para magpasaklolo gamit ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Nakatutok si Chino Gaston. Dahil sa marahas na pagharang, pagsampa at pagsira ng China Coast Guard sa mga inflatable boats ng Pilipinas na iginaputol pa ng hinlalaki ng isang sundalo, may panawagan na sa Pangulo ang Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. I-convene na ang National Security Council. Bukod sa mga miyembro ng gabinete, military at defense officials, kasama rin dyan ang mga dating Pangulo. Kabilang sa dapat aniyang matalakay ay kung may nangyaring armed attack na isasabatayan para ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Pwede bang i-consider na armed attack yung deflate yung isang vessel natin, natanggalan ng, although talagang nakakasuklam yung natanggalan tayo ng isang daliri, yung ating isang sundalo. The National Security Council would have to advise the President, ito na, invoke na natin, o ito, hindi pa naman ito yung threshold, yung level na kailangan matrigger na yung MDT. Dahil nakababahala na, ayon kay Senate President Chis Escudero, humihingi siya ng full briefing tungkol sa pagharang ng China sa resupply mission sa Ayungin nitong Lunes. Pati na ang mga ginagawang hakbang ng Department of Foreign Affairs na dapat aniya ay higit pa sa diplomatic protest. Sabi ni Escudero, dapat maghanap ng paraan para makausap ang mga Chinese Foreign Ministry officials para di na lumala pa ang sitwasyon nang di sinusuko ang mga karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Nananawagan din ang Senate President sa AFP na maghanap ng mas ligtas na pamamaraan ng paghatid ng supply at pagpapadala ng kapalit na sundalo sa BRP Sierra Madre. Nireripaso ng AFP ang mga taktika at pamamaraan para dyan. Bagamat di raw matitiyak na di na mauulit ang ganitong panggigipit ng China, sabi ng AFP, mas handa ito kung sakali. Gayunman, hindi raw mauuna ang Pilipinas sa paggamit ng puwersa. Okay. What we could do is to prepare our men, equip them appropriately. Yung ginagawa nila, pamimirata, barbaric. I call them a band of barbarians. Si the U.S. Secretary of State Antony Blinken naman at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo pinag-usapan kahapon ang escalatory actions ng China laban sa Pilipinas. Dumagdag na rin ang Taiwan sa pagkondena sa tinawag itong mapanganib na aksyon ng China. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas.